Salam sa lahat ng mga kabansa ko. Una-una sa lahat, mananawagan ako sa mga kabansa ko na sana hindi kayo magpapaloko sa pangalang Marie o Inday Marie Rojas. Ang tunay niyang pangalan ay Marie Chris. Hindi naman Tamara, yun na sana ba yun? Yung tunay mong pangalan, ya, Inday Marie. Si Inday Marie ay maraming pangalan at nakulong na pala ito sa Dubai. May gamit na ibang pangalan din. Kakalkalin natin yung DFA. Dahil yung DFA, nandun yung pangalan mo, Inday Marie. Okay, lang pakialam kung sino ka. Kasi alam ko na may istapador ka. Hindi lang istapador, ha? Swindler, scammer ka pa at mahilig kang mangutang at hindi nagbabayad. Takbuhin ka pala eh. Hatakbo-hatulin ka pala pag sinisingil, ano? Okay. Ang pangalan niya ay Marie Chris Lastimado Tipasi o Ripasi Rojas. Siya ay si Marie Chris Lastimado Tipasi Rojas sa taga Gaya-Gaya, Bulacan. Okay? Siya po ay mahilig gumamit ng mga multiple names o mga multiple identity. Okay? Yung ginamit niya dati, doon pumunta siya sa Dubai at doon siya nagtrabaho sa Dubai at pinagmamalagi pa niya, ayun pala yung nakulong siya doon sa Dubai. Ang pangalan niya ay Lizelle Jacob Burgos. Yan dahil sa DXB. La la la! I have the list. Okay? Nagtrabaho siya sa Makati Express sa cargo. Alam niyo yun, guys. Kasi nga, kahit nung nandun ako sa Saudi dati, no, nag-ano ako sa Makati Express, meron din dito sa Kuwait until now. So, yun ang Makati Express, yun sa cargo. E, dati siyang isang manager ng ano, ng Makati Express at natanggal, no, may suspension. Ngayon, meron siyang ano sa rektang po na, ang gagawin ko na lang dito sa nakuha kong video, at salamat sa credit ito sa nagbigay sa akin na naloko mo, ha? Ikaw talaga, alam ko nito eh. Ha, Draconian girl. Ikaw si Draconian girl. Si Marie Chris, ha? Marie Chris Lastimado Tipasi Rojas ay gumagamit ng mga kung ano-anong pangalan. Ha? Madami. Multiple staffa, ha? Multiple staffa. Meron ka pala, kaya pala nakikita ko doon. At Kaiti Movers. Kaiti Movers. Lahat ng mga biktima mo sa Kaiti Movers. Inday Marie, bayaran mo na yung mga utang mo doon. Bayaran mo na yung mga taon yun. Kasi hindi naman yun mga mayayaman. No? Turo ka ng turo, putragis. Turo ka ng turo sa mga taong hindi mo naman kilala at wala ka naman tunay maipapakita ng katibayan, di katulad mo, na meron talaga dahil inireklamo kayo sa UNTV dun sa rektang action. Rektang kunik. Ha? General pa yun, ha? Sa kamkrami, ha? Marie Chris Tamaray Rojas. Marie Chris Tamaray Rojas, yan ang pangalan mo na ginagamit mo nang tumanggap ka ng award o plaque. Okay? Nang dahil sa humanitarian daw. Humanitarian, ha? Draconian girl. Siya ay meron siyang ano sa yung tawag nitong ginagamit niya yung pagmamayabang na company. Na Kaiti Movers. Okay? Kaya mag-ingat kayo pag sinabing Kaiti Movers at meron siyang company na Kaiti Movers, itong si Inday Marie, mag-ingat kayo. Kasi nga, hindi kayo sasahuran, gagamitan pa kayo ng sarili niyong pera at gagamitin niya. At hindi kayo babayaran. Biktima niya si Sir Ferdinand de los Reyes. Kilala niyo yan si Ferdinand de los Reyes na isang loyalist. Ngayon, yun pala eh. Loyalist pala kayo, ha? Kaya pala nahahati talaga yung loyalist. Kasi nga, yung mga kasabwat mo at kasampakat mo ay mga mukhang perang mga loyalist na alam ko, kilala ko, kasama ko pa dati, kaya ngayon, binlak na ako. Bye-bye na, Donna. Kasi alam na alam mo lahat yung mga galaw natin sa loob. Kasi, hindi naman totoo yung tulong nyo dun sa kay
sa mga Marcos, 'di ba? Kasi nga ang inyo lang ay may personal interest kayo, may mga vested interest kayo dahil bawat isa sa atin na katayo ay talagang loyal sa mga loyalist ay priority na mabibigyan kapag si BBM ay magiging presidente, mabibigyan ng tigwa 1 million na galing sa kay BBM. Sure? Sure ba kayo? Ang narinig ko kay Boss Leo, sinasabi niya na walang magbibigay ng pera ng ganun, kundi ibibigay dispersal. Alam niyo yung dispersal? Hindi. Alam ko yun dahil nga ang papa ko ay isang politiko na nagsiserve sa amin, sa lugar namin. Dispersal, pangkabuhayan, medical mission, at yung optical mission. Okay? Yun. At hindi po bawat isa sa atin bibigyan ng tigwa 1 million. Kaya ang ginagawa ni Boss Leo, namimigay siya sa mga barabarangay ng mga ilang million para sa mga taong to, bumibili ng mga kung ano para sa mga taong to. Yun. Kayo, ang gusto nyo ay 1 million. No, di ba? O, kaya ngayon, ginagawa nyo akong tangingot nun. Ha, munti ka na akong magbigay ng 1.6. Ha, boss? Tapos ngayon, sabihin mo, nilaglag ko yung pangalan mo. O, ngayon, sige, laglagan na tayo, ha? Ngayon, Marie Chris Tamaray Rojas, na may pangalang Marie Chris o Inday Marie. Actually, mamaya may part 2 ako kasi nga gusto ko talaga itong i-asintado ito eh. Ha? Ang grabe ka ha? Sabi mo galit ka sa multiple na mga gumagamit ng multiple names o multiple identity. Taragis kayo. Ha? Taragis kang malaki. Ang kapal na kapal ng pagmumukha mo. Ang kakapal ng pagmumukha mo. Kahit ispaltuhin ko yan, ngit-ngit ka pa sa alkitran, hype ka. Ha? Talaga ka, girl, ha? Draconian girl. Oh, ngayon, totoo bang nakulong ka sa Dubai ng Daisa DXB? At ang pangalan mo ay Lizelle Jacob Burgos. Ginagamit mo ng pagpunta mo sa Dubai. Mahanap din naman yan, mayroon dyan sa DFA eh. Kung paano ka nakakuha ng passport. Meron yan, meron yan. At meron din yan dun sa immigration. Malalaman din yan, pero mas maganda kung sa DFA mismo. Na, paano kaya yung pagtakpan na, no? Na, Inday Mare? Yan kaya ba mo, sinasabi ko sa inyo eh. Noon pa sinasabi ko sa inyo, umpisa pala. Sinabi ko na sa inyo, kung kayo ay malinis sa inyong pagkatao, pwede kayong magdukit sa mga taong masama yung mga ginagawa. Pero kung kayo'y masama at may mga itinatagong kasamaan, magdukit na kayo sa sarili nyong konsensya. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Makinig kayo sa akin dahil totoo ang sinasabi ko. Magsalsal na lang kayo at magsarili kayo, magdukit kayo ng sarili nyo dahil yun pala meron kayong mga itinatagong baho. Katulad ni Manuel Mejorada, katulad ni Yulin Marcos, sino pa yun? Si G.R. Balico. Ha? At ikaw, Inday Marie. Hindi ikaw, Loli, si Marie. Ha? Oh, yun, sumasagot ka. Ikaw, Marie Chris Lastimado Tipasi Rojas, na isang multiple estafador. Ang dami mong biktima, madam. Ha? Inday Marie, draconian girl, ang dami. May parto pa tayo, mamaya mananawagan muna ako. Okay? 7 ang nabiktima mo. Sobrang dami, girl. 4 pa yung friend na mga kasamahan mo nung natanggal ka dun sa Makati Express. Iba din yung mga inutangan mo. May 20 mil pa, meron pang isa pa. Yung na tumalbog yung cheque, na parang bulang tumatalbog, nagbabasketball ang cheque mo. Ang tawag dun ay bouncing cheek. Amanos na. Ha? Yan mo sa mga pinaggagawa mo, bumalik din sa'yo sa wakas.